Mainit ngayon ang mata ng National Telecommunications Commission o NTC sa mga telecom company dahil sa kabi-kabilang reklamo sa kanilang serbisyo. Kung magpapatuloy raw ang palpak umano nilang serbisyo, pag-aaralan na huwag muna silang pahintulutang magkaroon ng panibagong subscribers. May news to go si Jam Sisante. Kung madalas mawala ang signal o maputol ang mga usapan sa cellphone mo, hindi ka nag-iisa. Dahil mismong si Senador Franklin Drilon, inireklamo sa National Telecommunications Commission o NTC ang kalidad ng serbisyo ng telecommunications companies. I noticed that the efficiency of these phones are sucks. That's to use the language of the young. Ano ba nangyayari? Bakit madaming drop calls? You call and then you don't hear the other side. Especially when it rains. Ang masama pa, nagbabayad raw ang consumers para sa palpak na serbisyo. There's a drop call charge and yet it's because of their inefficiency and yet they make money out of their inefficiency. Ganun ba yun? I mean, who will protect the consumer? Binabantayan naman daw ng NTC ang performance ng mga telco tulad ng Smart at Globe at naglalabas sila ng report 4 times sa isang taon. Pagaman pasado ang Smart at Globe sa standard para sa dropped calls sa report para sa second quarter ng taon, bagsak ang mga ito sa tinatawag na grade of service. Kung muling bumagsak sa NTC standards sa mga telco sa katapusan ng Setyembre, pag-aaralan daw ng NTC ang pagbabawal sa mga telco na magkaroon ng bagong subscribers. Dahil nandoon kasi ngayon ang problema sa serbisyo, hindi makayanan ng networks ang kasalukuyang dami ng text at tawag, lalo pat may unlimited promos. After we finish the September benchmarking, which is the third quarter, maybe we can impose po yun pong they cannot get additional subscribers because the additional subscribers congest the existing network that they have. To be honest with you, I am very pessimistic whether you can impose that rule on this telecommunication companies. Jam Sisante, GMA News.